Hi guys, I'm back. Ngayon po, gagawa po tayo ng turkey. 28, 29 turkey. So ito po yung aking turkey. Almost 4 kilo po siya. Tapos ito po yung butter. Soft butter, minash ko na po siya. Nandiyan na po rin po yung lemon, grated. Tapos yung orange, grated din. Tapos nilagyan ko rin siya ng garlic, grated din siya. So ayan po yung lemon tsaka yung orange juice. Orange. Tapos talagyan ko rin siya ng parsley. Yan, mamaya i-chop ko yan. Ilalagay ko rin dito sa aking minash na butter. At after nyan, lalagyan ko rin siya ng pepper tsaka salt. Tapos eto, sa loob ng tong turkey, lalagyan nyo rin siya ng pepper tsaka salt. Yan, dyan. At dito ko ilalagay mamaya. Dito. Gagawin lang po ninyo. Yan, ganyan. Itong skin niya, yan. I-open yung skin niya, dyan natin siya mamaya ilalagay. So, papakita ko sa inyo kung paano. So guys, ito yung leaves ng parsley. So, mamaya i-chop ko po siya. So guys, ito, na-chop ko na siya. So, ilalagay ko naman siya dun sa minash ko na. Malinis po ang kamay ko, ha, guys? Yan. So, guys, yung ginamit ninyong lemon, pwede pa yan. Hiwain nyo lang siya sa gitna. So, ayan, nahiwa ko na siya. Ngayon, i-squeeze nyo siya rito dun sa butter. In case na meron kayo makitang buto, guys, tanggalin ninyo. Ayan. So, yan guys. Ito na siya, oh. Namash ko na siya. Yan. Ito yung butter natin. Minash ko ng tawag dito. Ng lemon also. Yan. So, hintayin nyo. Lagyan ko lang siya ng olive oil. Ito po yung olive oil. So, yan lang natin siya ng konting olive oil. So, yan guys. Yan na yung olive oil na ilagay ko na. So, medyo wet siya. So, itong ilalagay natin sa loob ng ano, ng turkey. Yan. Yan lang natin siya yan. Tapos lang natin siya maigi. Guys, ito yung turkey, ha. Dito natin siya ilalagay dito mismo sa loob nito. Yan, dyan. Dyan natin siya ipapalaman. Dyan natin siya mismo ipapalaman. So, ito na guys. Ilalagay na natin sa loob yung filling niya. Yan. Kung nakikita din niya, meron water-water. Ayan yung, ano niya, zest ng lemon, tsaka yung olive oil. So, yan. Ilugin nyo lang siyang ganyan. Saka natin siya ilagay sa loob. Yan. 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 Iabot nyo lang po dun. I-spread nyo lang siya. Ganda sa may. Yan. Dito sa kabila. Ganon din po. Yan. Yan. Ibabahan nyo lang siyang ganyan. Sa may gilid niya. Ganda sa may kabila. Yan.
Reminder ko lang guys, ha, malinis yung kamay ko bago ko ito inumpisan eh. Naglinis na tayo ng ating kamay. Papasarap niyan guys habang nasa ano siya, oven siya. Kailangan yung butter ninyo soft para hindi kayo mahirap mag-wash. Yan, sa pagpil niya. Tatry ko naman yung sa kabila. Yan. Yan. Hindi rin yung iba. Pumasok na siya. Yan. Ngayon, babaligtarin natin siya, guys. Punta sa kapila. Ayan. Maaari, try ninyo. Ayan. May open yan. Hanggang sa likod. Ingat lang po, guys, ha. Baka mawarak po siya. Mawarak yung skin niya. Ayan. Ingat lang yan. Para maipasok lang ninyo siya. Ayan. Ganyan. Nakita nyo guys, andun na siya sa loob, oh. Yeah. Spread nyo na lang gano'n. Continuous yan. Ay, naku, sarap ito guys. Once na natapos ninyo. Ang gagawin ko dito guys, since nagabi na dito sa Saudi Arabia, sa Riyadh, bukas po namin ito ibibake. So, overnight namin ito. Try natin dito maipasok. Since na mahirap, sa kabila natin siya papadaanin ulit. Yan, ipapaligtad ko siya. Hanggang doon, pumunta siya sa likod. Yan. Para umabot siya doon sa likod. Tapos yung matitira nito guys, pwede nyo rin i-mash siya ano, sa kanyang ibaba. Try natin siya dito sa likod. Maging messy na siya. Ayan, meron na siya rito. So, ayan. Punta natin siya rito. Ayan. 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 Burol lang natin siya. Ayan yung excess niya, guys. Ayan. I-rub nyo sa kanyang katawan. Especially dito sa likod kasi hindi na siya gaano maraano makapuntahan dyan. So, palitad lang natin siya yan. So, itong natira guys, mayroon siya natira. Ikas lang ninyo dyan sa akin niya. Katawan niya. Yan. Dito, oh. So, may wings niya. Sa may legs niya. So, yan na siya, guys. Try natin dito kung sa legs niya. Ayan sa may legs niya. So, ito guys, prepare nyo rin itong buwis na ito, yan. Kasi ipapalaman natin siya. At hindi nyo na sa gitna. Kumari, alisin ninyo yung balat.
Pwede rin naman may balat. Sa inyo. Kasi magagamit pa natin to eh. Yung sibuyas na to na sa loob. Magiging ingredients to sa gravy pag gawa natin ng gravy. So yan, guys, pati lemon. Ito ang ilalagay natin mamaya sa loob niya. Ito rin, guys, hindi, para hindi masayang yung orange na zinet niyo, ilalagay natin ito sa loob. Ito, guys, meron ng rosemary ako. Fresh na rosemary yan. Magagamit din natin yan sa paggawa ng gravy. Lagyan ko siya ng konti rin sa loob, mamaya makikita ninyo. So guys, ito ilalagay ko na itong sa loob, sibuyas. Lemon. Si orange. Sibuyas ulit. Ayan. Ayan. Lemon. Ayan natin siya. Ayan. So guys, lagyan natin ng konting rosemary. Ayan. Sa loob para yung smell niya pag binibake, medyo mabango siya. Lumabas na yung lemon, guys. So, yan. At yung kaninang natira natin, pwede na natin yan i-mash sa kanyang katawang. So, yan guys. Ito na siya. Naka-ready na siya. For bake. So, ang gagawin ko dito, hindi ko pa kagad siya ibibake, guys. I-overnight ko lang siya. So, bukas ko pa ito ipapakita sa inyo paano ko isasalang to at yung magiging outcome niya. So, for the meantime, guys, yan na lang muna. Ingat din kayo dyan lagi. Yan. Ayusin natin yan mamaya bago natin isalang yan bukas. So, keep safe, guys. To God be the glory. Bye for now.